have a present. Here she is. Mila, hindi lang masayang bibigay natin sa kanila dito. Pati kaluluwa, katawan natin, kaligayahan nila. Lembut, sedang, at daw keras. I'll show you how. Ate, ganda, no? Tinulong ko si tate magpa-frame niyan. Anak, ganda. Nagustuhan mo ba, anak? Ang gusto kasi namin ng nanay mo, pag may pumasok sa bahay natin, makita agad yan. Isasabit natin doon sa sala. Patay naman eh. Anak, pasensya ka na, ha? Hindi ka namin napag-aral ng tatay mo sa kolehiyo. Pero, nung makuha mo itong... Ito? Ano to? Certificate course. Ayun, certificate. Sobrang saya namin. Kahit wala kami masyadong natulong sa'yo. Nay naman, huwag mong sabihin yan. Ang dami nyo kayang naitulong sa'kin para matupad yung pangarap kong maging physical therapist. Saka yung certificate course na yan, yan ang magiging simula para matupad palalo ang pangarap ko. Napakabait mo talaga, anak. Pakiramdam ko tuloy eh, nakagawa kami ng napakalaking kabutihan nitong nanay mo, kaya binayayaan kami ng anak na katulad mo. Ano tayo, parang inulan nga rin ako ng biyaya ngayong araw na to eh. Kasi may nakausap kami kanina ng kaklase ko na babae. Sabi niya, naghahanap daw sila ng mga masahista sa Malaysia. Kaya sinunggaban ko na, sayang Malaysia. Naman po. Malaysia? Anak, pupunta ka ng Malaysia? Eh, para po sa inyo, sa atin. Para po hindi na po kayo mahirapan ni nanay sa pagtatrabaho. Nay! Parang uulan na. Oh! Oh! Alam niyo na! Ano? Ang mga palanggana! Palanggana! Sayang! Sayang! Hindi lang tayo inulan ng biyaya. Literal ulan! Kuha pa tayo ng isa pang palanggana. Ito pa. Oh, punasan mo yun. Punasan mo yun. Basa na. Punasan mo. Tulong na tayo. Siya po si Ate Betchay. Siya po yung nag-refer sa akin sa papasukan ko sa Malaysia. Huwag po kayo mag-alala kay Mila. Mababait naman ang magiging amo niya sa Malaysia. Sigurado, sisiyo na sisiyo sa kanya magiging trabaho niya doon. Nay! Nay, umiiyak na naman kayo. Hindi. Nabuwing lang. Sus, ilang beses ko na yan narinig sa inyo. Nangarap si Mila ng mas mabuting buhay. Kaya nag-aral siya para maging massage therapist. Nang ma-recruit siya bilang masahista, agad lumipad si Mila. Wala siyang kamalay-malay. Nakatakda pala siyang maging sex slave sa Malaysia. Tampok namin ngayon ang isa na namang two-part episode ng Tadhana. Yung sweldo mo nga pala, na 2,000 Malaysian ringgit, sa Pinas siguro maabot yun mga 25,000 pesos. Pero mas kikita ka sa mga tips. Kaya kung magaling kang humawak ng pera, talagang makakaipon ka. Eh, ma'am, kailan po ang day off po? Day off? Mila, sa unang tatlong buwan mo, wala ka munang off. Pero dapat, araw-araw makasampung customer ka. Sampung? Ma'am, ang dami naman po nun sa isang araw. Pasensya na, kasi medyo malaki rin yung binayad namin sa'yo kay Betchay. Kaya, babawiin na lang muna namin yon. Ma'am, paano po yung ipapadala ko sa pamilya ko sa Pinas? Ah, huwag ka mag-alala doon. Akong bahala doon. Ipapadala ko na lang kay Betchay. Siya na lang magpapadala sa magulang mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita dudupangin. Bawal nga pala ang cellphone dito. Pero pwede kayong gumamit ng laptop ko. Kung gusto niyo makausap yung pamilya niyo sa Pinas. Naiintindihan mo ba yon?
AC, sandali lang ha. Halika nga rito. Okay, so bongga yan. Yes, madam. Pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako eh. Para saan pa't magkababayan tayo. Ah, ito na nga pala. Thank you. Oh, ayan. Ano pong gagawin ko dito? Ilagay mo sa kasirola, ilaga mo, tapos kainin mo. Oh? Ano ka ba? Uniform mo to. Ito ang isusuot mo sa spa. Yan, oh. Sige na. Pero magmamasahe po kami, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya lang, kasi ayoko ng boring na uniform eh, di ba? Ito, mas bagay sa ito, kaya sige na, sige na. Magbihis ka na, magayos ka na, at maya-maya magbubukas na ako. Sama mo na sila sa parties. Sige na, easy. Good luck sa una mong gabi. Sino nagpasok sa'yo dito? Si Ate Betchay. Sabi niya kasi magkaibigan daw sila ni Ma'am Noreen. Matagal ka niya dito? 3 taon. Sa awa ng Diyos, napagdiyagaan naman. Burning nga pala. Mila. Mahirap pa yung ano. Magmamasahe gabi-gabi? Sa masahe, okay lang. Pero yung gagawin sa'yo ng customer, hindi na mahirap. Ano ba talagang nangyayari? Sabihin mo nga, tama ba yung iniisip ko? Teka, ano yun? Kaso, tumakas hindi nang paalam. At tapos yung mali isang nun, siya si Zikri. Siya yung asawa ni Mama. Ma, hayop kayo! Pauwihin niyo na ako! Ma, please! Ma'am, please! Bitawan mo ako! Please! Bitawan mo ako! What did I tell you? No one will leave my spa alive. You thought you can fool us? Sinabi ko naman kasi sa'yo na magtiis ka lang. Magiging masaya ka rin dito. Arti-arti mo. Bawa ka rin sini. Kamarmila. Ma'am, bawa na ako, ma'am! Ma'am, bawa na ako! Ma'am, bawa na ako, ma'am! Oh, ano ba mga tinitingin nyo dyan, ha? Pumasok na kayo sa quarters nyo! Dali! Tinginan pa ng tinginan! Bernie, ikaw nang bahala kay Mila. Bumalik na kayo sa quarters nyo. Okay po, Mama. Hindi, sandali lang po. Ano pong ginawa niyo sa kanya? So you're the new one. Very good. You seen the goddess? The girl? She disobeyed me. Now, don't follow us like that, okay? Mila, hindi lang masayang bibigay natin sa kanila dito. Pati kaluluwa, katawan natin, kaligayahan nila. Bababuhin nila tayo dito. Ayoko na rito, alis ako. Paano? Gusto mo bang matulid ka kanina sa nakita mo? Mila, wala na tayong kawala dito. Thank you.
Ano ba? Umayos kayo, may customer! Yes, mama. Smile! Ayan, babaan mo pa yan! Hi, sir. Ooh. Hello, sir. Chantik. Hello. Hi, sir. Chantik. Hi. Apakah dia baru di sini? Ya, dia baru saja dating dari Pilipin. Mais ka. Kayuko ka na naman. Smile. Pilip na pilip pala. Ini saja. Okay, Tuan. Salamat. Ano pa yung nanteng, no? Pumasok ka na. Tutulak pa kita ang arti-arti nito. Ito! Na. Tidas ba ito? I'll show you how. No, sir. I'm the masseuse. Let me do my job. No. This is your job. Sir. Sir. Where are you going? Huh? Help! No. Wait. Help! Ah, yeah. Keep going. Menangis. Ang inakala ni Mila na papasukin niyang spa, hindi pala masahe kung hindi sex ang ibinibigay na serbisyo. Kaya't napilitan si Mila na maging sex worker gaya ng 25 Pinay na nadatnan niya doon. Paano kaya makakataka si Mila sa impyernong kinasadlakan niya? Baka bababoy nila. Ayoko na rin kung mamamatay ako dito. So paano? Mila, lahat ng pumapasok dito, hindi na makakalabas. So, paano hayaan nyo na lang sila? Wala kayong gagawin. Hindi naman ako pinalaki ng mga magulang ko para ganito yun lang nila. Mila, impyerno ang pinanggalingan ko sa Maynila. Parehas lang din ang impyerno ang dinatnan ko dito. So, para ano pa para tuwakas ako? Ginagawa ko lahat to para sa mga kapatid ko. Para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ikaw, bakit ka ba nandito? Bakit ka nakikipagsapalaran dito? Hindi ba dahil sa pamilya mo? Mila, tayong mga Pinay, gagawin ng lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin sa Pinas. Lakas sa may loob mo. Shhh! Hoy! Ang iingay yun dyan, ha? Mga chismosa! May madyujombag talaga ako dyan sa inyo. Thank you.
Pasensya ka na muna dyan. Medyo hindi pa kalakihan yan. Pero siguro sa mga susunod na buwan, babawi rin siya. Sige. Bechay. Bechay, bakit hindi kami tinatawagan ni Mila? Nag-aalala na kasi kami. Medyo stricta kasi ang may-ari ng pinapasukan niya doon. Pero huwag po kayong mag-alala. Safe naman siya doon. Siguro mga after 3 months, pwede na siya gumamit ng cellphone. Ano? Bawal yung cellphone? Hindi naman yata tama yun. Eh bakit? 24 oras ba nagmamasahe yung anak ko? Tapating mo nga ako, Betchay. Ano ba talagang lagay ng anak ko? Sandali nga! Bakit ba sa akin kayo nagagalit? Ginagawa ko lang naman kung ano yung inuktos sa akin. Mahal! Tessie! Tama na! Betchay, pasensya ka na rin. Nag-aalala lang talaga kami kay Mila. Pero sana, kung makakausap mo siya, sabihin mo, miss na namin siya. Sana kahit isang tawag lang magawa niya. Marinig lang namin ang boses niya. Masaya na kami. O sige, sasabihin ko. Sige, maiwan ko na kayo. Sumama ka na. Teka. Tatakas kayo? Masasama ako. Hindi ko na kaya lahat ng pinapagawa sa atin ni Mama Noreen. Tatakas? Paano? Buong building, punong-puno ng guns ni Zirky. Pati yung mga pintana, puro bakal. Lahat ng pinto, kandado. Pero kung wala tayong ginawa, lahat tayo mamamatay. Is ka na nga, AC. Pinapahamak mo lang si Miley. Bahala na nga kayo dyan. Naalala mo ba kung kailan ka huling nakalabas dito? Matagal na. Nung tinigaw ko ng isang customer, tapos doon ko siya minasaya sa bahay. Yan. Yan yung gagawin ko. Yan na. Mila, baka naman. Ano? Patayin nila tayo? Ano ka ba, Vernie? Gabi-gabi na ngayon ginagawa nila eh. Binabamoy tayo, pinapatay. Hindi ko na kaya. Takas na tayo, tara na. Hindi ko kaya. Hindi naman kasi ako kasi tapang mo eh. Sige, ano ito na lang. Ha? Pag nakatakas ako, pabalikan ko kayo. Susumbungan ko sa pulis. Tulungan ko kayo, ha? Tulungan ko kayo. Mag-iingat ka. Pagdarasal kita. I think I like you. I think I'm falling for you.
Sweet lady, thank you very much for loving me back. This is the first time somebody told me that. Would you allow me to become your boyfriend? I was just waiting for you to ask me that. I want to be with you, but not like this. I want to have a date with you. Eat outside with you. Okay. Go out to the movies, watch movie with you. I want to have a normal relationship. Then let's go out. That's it. But I'm not allowed to leave the spa. It's just a piece of cake. I can pay secretly to allow us to go out. Yeah, but it would cost so much money. Oh, I can't spend any amount for the woman I love. Thank you. Thank you. I love you. Hey, thank you. Thank you for doing this for me. You make me so happy and so special. Oh, sweet baby, you're welcome. Thank you. I will never forget this. Hey, you bastard! Come back! Don't touch me. Don't touch me. Alam mo yung ka. Please, please, taga please. Taga lang, taga lang. Pinay ka? No, huwag kang matakot, kabayan. Pinay ako. Ano nangyari? May humahabol ba sa'yo? Ba't ka tumatakbo? Tulungan mo ko, ha? Tulungan mo ko. Sige na. Tama po ko, Mananila. Kung may embassy lang sana tayo dito eh. Pablis tayo makakahingi ng tulong, kaso mo wala eh. Lila, ano ng plano mo? Gusto ko na sana umuwi. Ayoko na dito kasi pag nahanap nila ako, papatayin lang nila ako eh. Papatayin? As in patayin na dead ball? Oo! Yung nga yung ginawa nila sa kasama namin eh. Ayoko na, takot na ako dito. Hindi ko na kaya. Mila, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na dito. Huwag kang mag-alala. Ako nasasagot ng pamasahe mo pabalik ng Pilipinas. Ha? Hindi ako pwedeng umalis pa. Kasi yung mga kasamahan ko, sabi ko sa kanila, tutulungan ko sila. Sabi ko, kung nandunso sa kaibigan ko kay Vernie, nababalik ako. Magsusubok ako sa polis. Pwede niyo mga kasamahan? Ha? Polis? Naku, miss. Malabo yan. Bawal rin kasi kami magpakita sa polis. TNT kami rito. Nung isang taon pa kasi kami dapat bumalik ng Pilipinas eh. Kaya lang malaki yung kinikita namin dito sa buy and sell. Yun yung pinapadala namin sa Zamboanga. Kaya yun, nagpasya na lang kami mag-TNT. Pero Mila, huwag kang mag-alala. Pwede kang tumawag sa polis, pwede kang magsumbong sa kanila. Sigurado ako tutulungan kanila. Mama. Sa tulong ni Ben na isang TNT sa Malaysia, unti-unting nakabangon si Mila mula sa mapait na karanasan. Naging mabuting magkaibigan sina Mila at Ben na nauwi rin sa isang espesyal na pag-iibigan. No, wait, don't hang up. Wait, please, sir! Hello, sir? Ano ba yan? Kasi... Sorry. Hindi ako yung nakabangga eh. Sorry. Hindi ako nakabangga sa'yo. Sorry. Ano ba? Hindi. Sorry. Anong sabi ng polis? Eh, ayaw pa rin nila akong paniwalaan eh. Siguro kasi hindi ako marunong magmali eh. Akala nila niloloko ko sila. Eh kung ako na lang kaya mismo pumunta sa presinto, ako magsabi sa polis. Kailan mo pala balak gawin yan?
Nga pala. Nabili ko na yung ticket mo pabalik ng Pilipinas. Sa makalawa na yung lipad mo. Sorry ah. Kasi hindi naman ako pwedeng umalis nang walang nagagawa para sa kanila. Ako na. Teka, paano kung tauhan ni Sikri yan? Hindi ka naman lumalabas ng bahay. Malabo na masumagal na. Para lang yan, ha? Kalimutan ko pala yung susi. Sabi ka naman sa'yo, wala lang yan. Si Marlon lang. Ben! Here she is. Magandang hapon. Ako po, si Marian Rivera.